Shall I
So magandang gabi po sa inyong lahat. So welcome to our Thursday Timeline. So nagpapasalamat po ako sa pagsubaybay po sa ating Thursday Timeline. And sa mga hindi pa nakakapag-share ng message ito, paki-share na po ito sa wall ninyo para mas marami po ang makaparinig po ng salita ng Diyos. And excited na rin ako sa gabing ito na maibahagi yung message ng Lord sa bawat isa sa atin. And be ready. Be ready, be excited, dahil marami po tayong matututunan sa gabing ito. So, magbukas po ako sa panalangin. Hallelujah, Father, in the name of Jesus Christ, with the power of your Holy Spirit, we glorify your name, we lift up your name, O God, Lord. Nagpapasalamat po ako, Lord, sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Lord, salamat, Panginoon, dahil may mga pagkakataon na ganito para makarinig kami, O God, ng iyong salita, kung sa O God, mapapalakas kami, Panginoon, may enlighten kami, Panginoon, O God, at higit sa lahat, mas makikilala ka namin sa buhay namin, O God. Lord, I pray sa lahat na makikinig sa oras na ito, patuloy na gabayan mo sila, Panginoon, kung ano man yung mga distraction, Panginoon, O God, ay alisin mo, bigyan mo sila ng malinis sa puso at isipan, Panginoon, O God, para mas lalo po nilang maintindihan, Panginoon, at maisa puso nila kung ano po yung mapapakinggan nila sa gabing ito, at patuloy na ikaw po yung manguna sa aking bibig, sa aking isipan, Panginoon, O God, and I pray ang mabanggit ko lamang, Panginoon, O God, is yung nanggagaling po talaga sa inyo, O God. Lord, salamat, O God, salamat sa pagkilos mo, Panginoon, O God, patuloy kitang pinupuri, sinasamba at dinadakila sa araw na to, in the name of Jesus Christ, amen and amen. So, ang ating verse for tonight is matatagpuan po natin yan sa Hebrew chapter 12, verse 26 to 29. So, sabi dito, at that time, his voice shook the earth, but now he has promised, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. The words once more indicate the removing of what can be shaken, that is, created things, so that what cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. For our God is a consuming fire. So sa Tagalog po, yung manig noon ng lupa nang magsalita ang Diyos. At ngayon ay nangako siya. Pangako ito ng ating Panginoon. Minsan ko pang yayanigin ang mundo pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito'y parang apoy na nakakatupok. So ang title po ng message for tonight is Love the Unshakable One. Love the unshakable one. So makikita natin sa panahon ngayon, talagang niyayanig ni Lord ang mundo. So hindi lang basta ang bansa natin, kundi ang buong mundo, kabilang tayo doon. Because of the COVID-19, because of the crisis, it's because of the pandemic. So nakita natin na shake ang bawat isa sa atin. So aaminin natin sa bawat isa na nasi-shake tayo ng kakaunti or pwedeng sobrang nasi-shake tayo because of what happened. Kasi hindi tayo preparado sa mga nangyari. Hindi tayo nag-prepare na ganito pala yung mangyayari. Hindi natin napaghandaan ng COVID-19 na ito. Kaya marami ang na-shock dahil sa nangyaring COVID-19 na ito or dahil sa pandemic na ito. So ngayon, sa mga nangyayari sa atin ngayon, isa ito sa pagyayanig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi kaya niya ito ginagawa sa atin para mawala ang mga nayayanig, kundi manatili kung ano ang dapat na manatili sa buhay natin. Okay? So talagang pinahintulutan ng Diyos na mangyari ito. Sabi nga sa Romans 8, verse 28, all things work together for good for those who love Him according to His righteous purpose. So may purpose si Lord sa bawat nangyayari sa atin, sa bawat bansa na nangyayari itong COVID-19 na to or pandemic na to. May plano ang Diyos sa buhay natin at isa sa plano ng Diyos ay alisin ang mga bagay na yayanig.
kundi manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Ano ba yung sinasabi ko na nayayanig? Ang nayayanig ay ito ang gawa ng tao. O ito yung mga masyadong pinahahalagahan ng mga tao. At ang bagay o nilikha ng Diyos o ang bagay na hindi nayayanig, ito ang nilikha ng Diyos para sa atin. At ito ang gusto niya na magkaroon tayo. At ito ang gusto niya na mahalin natin at talagang pahalagahan natin sa buhay natin. Ano ba ito? Ano ba yung mga unshakable one na to? Ano ba yung sinasabing love the unshakable one? Ano ba yung mga higit natin dapat na pahalagahan at mahalin sa buhay natin, lalo na sa panahon ngayon? Number one, the unshakable one is prayer. Yung panalangin, it is easy to say that I know how to pray. Nagpipray ako araw-araw, pero iba talaga yung prayer na marugdog, na nanggagaling talaga sa puso. Kasi aminin man natin or hindi, ang bawat isa sa atin is hindi tayo ganun kalublob pagdating sa pananalangin. So para sa atin, isang prayer is prayer lang, pero napakahalaga pala ng panalangin sa buhay natin. Kasi ang panalangin ay dinayanig nito ang kalangitan. Every time we pray, nayayanig ang kalangitan, nayayanig ang ating Panginoon, kaya sumasagot siya sa mga panalangin natin. So gusto ng Lord sa buhay natin na manatili ang mga bagay na hindi nayayanig, at yun ang panalangin natin. Kasi ang panalangin, ito yung communication natin kay Lord. At once we pray, God answer. Sabi sa Matthew chapter 7, verse 7, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. So every time we pray, the door of heaven is opening. So nabubuksan ang kalangitan, nayayanig ang kalangitan kapag nananalangin tayo. And every time we pray, mas lalong tumitibay yung relationship natin kay Lord. So para mas lalo ninyong maintindihan, kapag meron kang kaibigan, lagi mo siyang kinakausap, di ba? Every night, every day, every hour, nag-uusap kayo or kaya ng family mo or ng mahal mo sa buhay, di ba mas tumitibay yung relationship ninyo? Tama? Mas tumitibay. So, ganun din tayo. Kapag lagi tayong nananalangin, gusto ni Lord tumibay kasi yung relationship natin sa Kanya. And once na tumibay yung relationship natin sa Kanya, magiging matibay tayo. Kaya dumating man ang pagsubok, may nangyari man na crisis, hindi tayo basta-basta mayayanig because we have prayer. We pray to God. We pray to Him. To our God Almighty. We pray. Kaya pakikita rin natin ang prayer walang pinipili. ECQ, GCQ, MSCQ, or ano pang CQ yan. Diba? We can still pray. Walang limitation ng prayer. Anytime we can pray. Hindi mo na kailangan mag-sanitize ng kamay mo, hindi mo na kailangan na mag-face mask ka or whatever, you can still pray. Makikita mo, di ba? Pero kapag gawa ng tao, kumbaga sabihin natin, restaurant, gawa ng tao yan, pero blessing yan kay Lord. Restaurant yan, kasi tao ang nag-construct ng restaurant eh. Pero makikita mo, nagkaroon ng limitation na ngayon. Tama ba? Kasi sa restaurant, hindi ka na pwede mag-dine-in. Kailangan take-out ka. Magti-take-out ka sa mga McDo, Jollibee. So nakita natin yung limitation. Pero sa prayer, wala pong limitation. Anytime pwede po tayo manalangin. Nasa loob ka ng bahay, you can still pray. Nasa labas ka ng bahay, you can pray. Nasa trabaho ka, you can pray. Nasa pag-aaral ka, you can pray. Nagbe-business na, you can pray. Prayer is limitless. Diba? Sabihin natin, hindi nalilimitahan yung prayer kasi hindi siya nayayanig. Ang building, nayayanig. Ang sasakyan, pwedeng masira. Pero ang prayer, hindi po yan masisira. Depende na lang yan sa'yo kung makikipag-communicate ka kay Lord. Pero every time na nagpipray tayo, every time na lumalapit tayo sa ating Panginoon, tumitibay tayo. Kaya hindi tayo basta-basta nashishake. Nagkaroon man ng COVID ngayon, nako, hindi ka basta-basta nashishake. And sa prayer, walang social distancing. Tama ba? Walang social distancing. Kundi yun ang prayer mo pa sa Lord, is na mapapalapit sa inyo, mas lalo kayo nagiging close. Ngayon talaga, kahit close kayo, kailangan social distancing, eh, diba?
Siguro ganito ka, kailangan malayo kayo, di ba? Kailangan malayo kayo sa isa't isa. Pero every time we pray, mas lalo napapalapit ka sa ating Panginoon. Walang social distancing po dyan. Pinapalapit ka ng prayer mo sa ating Panginoon. Every time you pray, nagkakaroon ka ng puso na meron ang ating Lord. Di ba, pansinin niyo sa sarili ninyo, kapag nagpe-pray kayo, gumagaan yung pakiramdam ninyo, naiiyak ninyo, nailalabas ninyo kung ano ba yung nasa loob ng puso ninyo, kung ano ba yung bigat na nararamdaman ninyo, at lalo kayong tumitibay. Lalo tayong tumitibay, di ba, iiyak lang tayo. After natin umiyak, lumuhod sa Panginoon, para na tayo isang leon na matapang na ulit, masigla na ulit, at handa ng lumaban. Lumaban sa pananampalataya, lumaban sa buhay. Yan ang makikita sa taong prayerful. Yan. So, yan ang nagagawa ng prayer sa buhay natin. So, ngayon, hindi mo makasama ang pamilya mo, you pray. Kasi yung prayer mo, naaabot ang pamilya mo. Naaabot ang pamilya natin. Tama ba? So, you want protection, you pray. We must pray. Di ba kailangan natin mag-pray? Kung may sakit ka sa oras na ito, manalangin ka at gagaling ka. Yun ang nagagawa ng panalangin. Marami siyang naaabot. Marami siyang nagagawa. Hindi siya limited, kundi limitless siya. So, hindi siya nayayanig. Ano man ang sitwasyon mo, mahirap o mayaman ka man, pwede kang manalangin. May business ka man or wala, pwede kang manalangin. Natatrabaho ka man or hindi, pwede ka pa rin manalangin. Tama, kita mo, kitang-kita natin kung ano yung nagagawa ng panalangin, hindi manayanig ng COVID-19. Mas lumakas pa ang prayer life mo at prayer life ko at ang bawat isa sa atin. Yung mga hindi tumatawag sa Panginoon, ngayon tumatawag na, nagpipray na. Kasi nga, inalis na ni Lord, unti-unting inaalis na ni Lord, yung mga bagay na nakakayanin. At yun yung mga pinagkakaabalahan natin sa buhay na wala naman kinalaman sa pang-eternal life. So gusto kasi ni Lord na mahalin natin yung mga unshakable one, yung mga bagay na nilikha niya na hindi nayayanin. At yun yung panalangin. At siya yung napakagandang example sa pananalangin nung time na nahihirapan siya, na numalapit na siyang ipako sa krus, malapit na siyang kunin para ipako sa krus, na nalangin siya sa ating Ama. Diba? Tumibay ang kanyang kalooban. Sabi nga niya, Lord, not my will, but let your will be done. So, diba, hirap na siya. Alam niyang talagang may mangyayari sa kanya. Masusugatan siya. Alam niyang mamamatay siya. Pero nag-pray siya. Tinanggap niya kasi nung nag-pray siya, binigyan siya ng lakas ng ating Ama para ma-overcome yung situation na meron siya. So, ganun din sa buhay natin. Kapag nanalangin ka, tutulungan ka ni Lord para ma-overcome natin yung situation natin. Kaya hindi tayo agad-agad madedepress or hindi tayo basta-basta mag-i-stress or hindi natin basta-basta ko-questionin si Lord, kundi maiintindihan natin kung bakit nangyayari ang lahat ng ganito sa buhay natin. So, pangalawa, the Word of God or Bible. Lagi ko itong sinasabi, lagi kong tinuturo na pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Because the Word of God is Jesus. John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, si Lord Jesus Christ is the Word of God. Siya yung Bible. Kasi kung ano yung sinasabi niya, yun ang nakasulat sa Bible. So, kailangan mahalin natin ang salita ng Diyos. Yun ang panghahawakan natin. Sabi nga sa Matthew chapter 24, verse 35, Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Ibig sabihin, maglalaho ang langit ng lupa, pero ang salita ng Diyos kailanman ay hindi naglalaho. May COVID man, may pandemic man, nandyan pa rin ang salita ng Diyos. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos. Pangit man ang sitwasyon natin ngayon, hindi siya nagbabago. Yun pa rin siya, yun pa rin ang personality niya, at hindi pa rin nagbago ang word niya. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sabi sa Hebrew chapter 13, verse 8. So makikita natin, like prayer, the Word of God ay hindi rin nagbago.
Anytime, pwede ka pa rin magbasa ng Bible. Ang gadget ay naluluma yan. So, ngayon, may bagong cellphone or may bagong version. Tapos sa mga susunod na buwan, panibago na naman. So, sabihin natin, naluluma siya talaga. Pero ang salita ng Diyos, kailanman ay hindi naluluma. Kasi kung ano yung salita ng Diyos noon hanggang ngayon, ganun pa rin yung salita niya. So, yun ang talagang panghahawakan natin sa buhay natin. So, the Word of God cannot be shaken. The Word of God never change. Ano man ang sitwasyon mo, His Word is worth. Kasi ang salita ng Diyos, ang Panginoon, kailanman ay hindi nagsisinungaling. So, sa lahat ng mga nakikinig sa oras na to, ang mahalin mo ay ang salita ng Diyos sa buhay mo. At hindi mo kailangan gumastos ng malaki para magkaroon ka ng identity sa buhay mo. Ano ba 'yung sinasabi kong identity? Kasi 'di ba, mapapansin natin even sa sarili natin na bumibili tayo ng mga mamahalin, ng ganito, ganyan, travel goals or whatever, para lang magkaroon tayo ng identity sa sarili natin. Kasi gusto natin makilala tayo ng tao dahil sa ganito tayo or meron tayo nito. Pero ang salita ng Diyos ang totoong magbibigay ng identity para sa'yo. Hindi mo kailangan gumastos ng napakalaki. Tama? So sabihin na natin lahat yan ay inaalis ng Lord ngayon. Tama ba? Yung mga minamahal natin, yung pinahalagahan natin, or sabihin natin yung mga bagay na yayanig, yun ang inaalis ng Diyos sa buhay natin. Kasi gusto niya ang manatili sa atin ay sa ang nilikha niya, ang yun ang hindi na yayanig at yun ang salita ng Diyos. Yun ang Bible, yun ang Word of God. Your identity is not the things that you have. O hindi sa bagay na meron ka sa ngayon at anuman yung mga sinasabi ng mga tao sa'yo. Ang identity natin is through the Word of God. Ano ba yung sinasabi ng crisis ngayon? Wala na tayong future? Diba? Parang pangit na yung nangyayari sa atin. Parang kasi dahil yung mga ipon natin, nauubos na, nawawala na. Parang feeling natin wala nang katapusan yung crisis ngayon. Pero maganda ang plano ng Diyos sa atin. Diba? Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. So may future pa rin tayo. Ganito man yung sitwasyon natin ngayon, we still have a good future. Yun ang promise ni Lord sa atin. So, kung kapos ka man ngayon, feeling mo kulang na yung pera mo, kulang na yung budget mo, marami pa ikaw babayaran, marami kang mga bills, umuupa ka pa ng bayo or whatever, diba? Ano ba yung sinasabi ng Diyos? Yung sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 19, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Sinasabi ng sitwasyon natin, parang hirap na ang buhay natin ngayon, dahil talagang limitado na ang pagkita natin ng pera. Pero ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Doon tayo laging babalik kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos para hindi tayo ma-shake, hindi tayo mag-alala, parang hindi tayo ma-burn out sa mga nangyayari sa atin. Kundi, doon ka pa rin talaga, babalik sa Word of God. Ano ba talaga yung sinasabi ng Word of God? Full of anxiety ka? Nahihirapan ka na sa nangyayari ngayon? Feeling mo, walang pakialam ang Diyos sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, may pakialam ang Diyos sa buhay natin. Pinahintulutan man niya itong mangyari sa atin, maranasan natin yung pandemic na to, but still, God cares for us. Sabi niya yan sa 1 Peter chapter 5, verse 7, "Cast all your anxiety on Him because He cares for you." Kaya pala niya hinayaan din pala na mangyari ito sa atin kasi gusto niya ibato natin sa kanya lahat ng anxiety na meron tayo para maramdaman natin na meron siyang pakialam sa atin, may care siya para sa atin. Kasi minsan meron tayong mga hanash or mga memes natin na parang si Lord walang pakialam sa atin. Pero kailangan lang natin ibato sa Kanya lahat ng mga anxieties natin or lahat ng nararamdaman natin para maramdaman mo na may pakialam ang Diyos sa'yo. So, ano pa ba? Depressed ka? Na-stress ka? Pagod na pagod ka na? Napapagod na yung emotion mo?
Dahil feeling mo wala nang magandang nangyayari sa buhay mo. Ano ba sinasabi ng Word of God? Sabi nga sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me who are weary and burdened, and I will give you rest." So gusto ni Lord lumapit tayo sa Kanya at pagpapahingahin niya tayo. Kung full of burdens ka, tapos sobrang depressed ka na, na-stress ka na, lumapit ka lang kay Lord. Lumapit lang tayo kay Lord Jesus Christ para maranasan natin yung kapahingahan. Pagod na yung emotion mo. Meron bawat isa na nakikinig sa oras na to. Pagod na yung emotion mo. Pagod ka ng umiyak. Pagod ka ng mag-isip. Pagod ka ng mag-alala. Pero, "Come to me, all who are weary and heavily burdened, and I will give you rest." Yun ang gusto ni Lord. Gusto kanya ng pagpahingahin sa oras nito. Gusto niya nang maranasan, gusto niyang maranasan mo yung comfort niya sa buhay mo. So kapag naramdaman mo yung comfort ni Lord, alam mo yon, hindi ka basta-basta mayayanig or hindi ka ma-shake. Hindi ka mawawalan agad ng pag-asa sa buhay mo. So, o kaya naman, mababa yung pagtingin mo sa sarili mo. You always compare yourself to others, your skill, your face, your talent, lahat, kinumpare mo na. So once kasi kinumpare mo na yung sarili mo sa iba, alam mo yung bababa yung pagtingin mo sa sarili mo. But God says, "You are fearfully and wonderfully made by God." So we are wonderfully made by Lord. We are unique. We have our own skill. We have our own uniqueness. We have our own talent. Kaya sinasabi ng Lord sa oras na ito, huwag mo nang i-compare yung sarili mo sa iba. Kasi iba yung pagkalikha ko sa iyo at iba yung pagkalikha ko sa Kanya. Yan. So para hindi tayo nasishake, para hindi tayo bumababa yung pagtingin natin sa sarili natin, lagi tayo bumalik sa salita ng Diyos. Yun ang sabi niya sa Psalms chapter 139 verse 14. Feeling lonely ka ba? Feeling mo mag-isa ka? Feeling mo parang wala kang kasama sa mundo. Yun, sabi ng Isaiah chapter 41 verse 10. "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand." So niyayakap ka ni Lord ngayon sa oras na to. Feeling mo lonely ka, pero kasama mo si Lord, hindi ka nag-iisa. Huwag mong isipin na nag-iisa ka, kasama mo ang Lord. Katabi mo siya palagi hanggang pagtulog mo, pagising mo, pagkain mo. Kasama mo si Lord, hindi ka nag-iisa. And you feel unloved? Dahil bata ka pa lang, iniwan ka na ng magulang mo, pinaampun ka, or broken family ka, parang hindi ka mahal ng mga kapatid mo, or kaya naman nagmahal ka, pero hindi ka minahal ng taong mahal mo. You feel unloved. Ano ba yung sinasabi ng Lord doon? "The Lord appeared to us in the past," sabi sa Jeremiah chapter 31 verse 3. "I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness." Pag sinabing everlasting love, walang katapusang pagmamahal. Grabe yung pagmamahal sa iyo ni Lord. Kung hindi mo man naranasan yung pagmamahal ng tao sa paligid mo, pero si Lord, grabe ang pagmamahal niya sa iyo. Kahit sino ka pa man, love na love ka ni Lord. Minsan inalaw talaga ni Lord na maramdaman natin yan para mas lalo natin siyang mahalin. Para maramdaman natin yung pagmamahal niya sa buhay natin. Kasi kapag minahal tayo ng mga taong mahal natin sa buhay, minsan hindi natin napapansin yung pagmamahal ni Lord. Kaya minsan inaalaw niya yan. But, alam mo yon, mahal ka ni Lord. Hindi mo man naranasan yun sa magulang, sa kapatid mo, or kahit kanino, mahal ka ng Panginoon. Kaya huwag ka nang mag-imo-imo dyan. Love ka ni Lord. Grabe yung pagmamahal ni Lord. So sabi ko nga, ako, nag-commit ako kay Lord. I give my life to God, to Him, because na-broken-hearted ako. Yan, kinukwento ko na yung story ko, ha. So, na-broken-hearted ako, grabe yung hurt na naramdaman ko. Pero because of that pain, because na-broken-hearted ako, buti na lang, na-broken-hearted ako kasi naramdaman ko yung totoong pagmamahal. At yun yung pagmamahal ng Lord sa akin. That's why I give my life to Him. Kaya minamahal ko siya ngayon because
minahal niya ako. Siya ang unang nagmahal sa akin. So, grabe. Grabe yung love ni Lord. So, kung may sakit ka sa oras na to, ano pa yung sinasabi ng Word of God? Sabi sa Isaiah chapter 53 verse 5, "But He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed." Dahil sa sugat na natamo ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay gumaling. By His stripes we are healed. Kung ikaw natamaan ka ng sakit na COVID-19, you are healed by the blood of Jesus Christ. Because of His wounds, you are healed in the name of Jesus Christ. So, magaling ka na sa oras na to. Paniwalaan mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. So, kung ikaw nasa kasalanan ka ngayon, gusto mo nang magbago, pero you are condemning yourself because of your sin, and dahil nananampalataya ka na at nagkasala ka ulit, binigay mo ng buhay mo kay Lord, nagkasala ka ulit, pero ano ba yung sinasabi? Sabi ng salita ng Diyos sa 1 John chapter 1 verse 9, "If we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from our unrighteousness." So, pinatawad ka na ni Lord since na humingi ka na ng tawad sa Kanya. Humingi ka lang ng tawad through repentance, totoong paghingi ng tawad kay Lord. Patatawarin ka niya and lilinisin ka niya katulad ng isang snow or isang niebe. So, magiging maputi ulit. So, makikita mo lahat yan or mararamdaman mo yung Word of God. So, yan yung magpapalakas sa'yo, magpapatibay sa'yo, maglilit up sa'yo. Iilan lang yan. Pero kapag nabasa mo pa yung mga salita ng Diyos, ay grabe na. Grabe na magiging matibay ka talaga. Kahit anumang crisis ang dumaan sa atin, hindi tayo basta mayayanig. What the word says? Kapag meron ka niyan, hindi ka mayayanig. Sa trabaho, material na bagay, sasakyan, pera, gadgets, favorite show mo, ay lahat ay mawawala yan. So, lahat yan ay gawa ng tao. Lahat ay aalisin ni Lord kapag talagang hatok na hatok tayo yan or gustong-gusto natin yan sa buhay natin kasi gusto niya manatili ang hindi nayayanig. Yun yung prayer life mo at saka yung salita ng Diyos sa buhay mo. So gusto niya yan ang manatili sa buhay mo. Sa panahon ng pandemic, yan ang gusto ni Lord na manatili sa atin, ang hindi nayayanig. So, pangatlo, the kingdom of God or the church of God. So, the kingdom of God ay hindi lang ito yung sinasabi na church, na building. Kundi, the kingdom of God, if you have King or Jesus Christ in your heart, so you are already in the kingdom of God. Kapag tinanggap mo na si Lord Jesus Christ sa puso mo, you are already in the kingdom of God. You have the King, you have Jesus Christ in your life. So, you have the kingdom of God. So, ano pa yung sinasabi din na kingdom of God? Ito rin yung mga tao na merong King or Jesus Christ sa buhay nila. Kaya doon nagsisimula ang tinatawag na church. Kapag nagsama-sama yan, yan na ang church. Sabi sa Mateo 16 verse 18, "At ngayon sinasabi ko sa inyo na ikaw si Pedro, at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan." So kapag nagsama-sama ang mga taong may King or Jesus Christ sa puso nila, lumalakas yan. Nagiging matibay yan. At hindi yan masishake. Kaya sumama ka sa mga taong may Word of God. Kasi kapag sumama ka dyan, mapapalakas ka. Kapag nakakaranas ka ng pagyanig sa buhay mo, lalo na ngayon sa crisis, hindi ka basta-basta mayayanig. Kasi maririnig mo sa mga tao is Word of God. Talagang ipagpipray ka pa. Mga puro Word of Wisdom ang sasabihin nila. At ikaw ay talaga ay mag-e-encourage talaga. So, mahalin natin yung Kingdom of God, lalo na ngayon. Diba, wala naman tayong church. I mean, sabi nga ni Bishop Oriel, hindi naman talaga nagsara ang church. Kasi ang church, tayo yon. So, tuloy-tuloy pa rin ang gawain ni Lord through digital. So, yung pakikinig mo sa oras na ito, you are uniting in the kingdom of God. So, you already in the kingdom of God.
Kapag nagpipray ka, nagbabasa ka ng Bible, nakikinig ka ng salita ng Diyos, you have already Jesus in your heart, in your life, you are already in the kingdom of God. So, hindi ka agad-agad mashishake. So, kapag may king ka sa puso mo, hindi ka basta-basta mayayanin. Yon ang kingdom of God. Actually, hindi naman talaga mawawala sa buhay natin na mashake tayo pag dumating tayo sa pagsubok. Pero kapag nagsama-sama tayo, we pray, we meditate the word of God, the king will be in the midst of us. Yan. So, actually, tayo, nayayanig tayo kapag dumating tayo, pag sinusubok tayo ngayon sa crisis na to. Diba, kahit na meron tayong word of God minsan, napanghihinaan tayo na. Pero kapag sama-sama tayong nananalangin, sama-sama tayong nagme-meditate ng word of God, ang hari ay nasa kalagitnaan natin. Kaya patuloy niya tayong pinapatibay, patuloy niya tayong pinapalakas. Sabi nga, 2 or 3 gather in His name, He will be in the midst of us. Higit tayo sa 2, higit tayo sa 3. Kaya si Lord Jesus Christ is nasa kaligitnaan natin. Habang nakikinig ka sa oras na to, si Jesus Christ nasa gitna natin. Pinapalakas tayo, pinapalakas yung spirit natin, pinapalakas yung loob natin, binibigyan niya tayo ng pag-asa, at patuloy tayong, alam mo yon, nagkakaroon ng pag-asa na mabuhay, pag-asa na lumaban sa pananampalataya, at maging kalakasan kahit kanino. Ang ating sandigan ay ating Panginoong Hesukristo. He is our rock, Jesus the rock. Jesus the rock, He is our rock. Siya yung ating matibay na sandigan. The kingdom of God, the kingdom of God, once we have the King in our heart, in our life. E paano pa magsama-sama pa tayo? E di lumalakas ang pwersa natin. Kaya kahit ang gawa ng kaaway ay hindi makakakilos. Pero pansin mo, kapag ikaw lang isa, sa bahay, makinig ka ng word of God. Ikaw lang mag-isa, okay lang naman yun. Pero pag may mga nakakausap ka, pinag-uusapan niyo si Lord, nagpipray kayo, lalo tayong lumalakas, tumitibay. Tama ba? Mas lalo tayong tumatapang. Ayan. So, the kingdom of God. So, sa panahon ngayon ng crisis, ang pera, ang gadgets, ang trabaho, ang business, ang malaking bahay, ang malaking sasakyan, hindi tayo kayang isalba niyan sa COVID-19. Hindi tayo masasalba niyan sa pandemic. Lahat yan ay nayayanig, lahat yan ay nawawala. Tama? Pero ang gusto kasing mangyari ng Lord sa atin, ang higit nating mahalin at pahalagahan, lalo na ngayon, is prayer, the Word of God, and the Kingdom of God. Kasi kapag meron ka niyan, meron tayo niyan, hindi tayo basta-basta mashishake. Sabi nga, minsan pa, ibig sabihin, may mangyayari pa na ishishake ni Lord ang bawat isa sa atin. Kaya mas lalo nating mahalin at pahalagahan ang prayer, Bible, and the Kingdom of God. Kasi kapag meron tayong 3 niyan, magiging matibay tayo. Bakit hindi ko kayo tinatakot sa oras na ito? Kasi yun na yung sinasabi ng Word of God sa oras na ito. Nire-remind ni Lord ang bawat isa sa atin na maging handa tayo sa gagawin niyang pagyanig sa atin. Tatandaan mo, tatandaan natin, kaya ito ginagawa ni Lord sa atin para alisin ang mga bagay na nayayanig. Kundi ang gusto lang niyang manatili sa buhay natin, ang nilikha niyang hindi nayayanig, and that is prayer, Bible, and the kingdom of God. Mapapansin mo na yan sa sarili mo. Mapapansin na natin yan na unti-unti inaalis na ni Lord. All things work together for good. Para ito sa kabubuti natin. So gusto niya ang manatili lang sa atin is ang mga bagay na hindi nayayanig. Pangawakan natin yan, mahalin natin lahat yan. Yan kasi ang mga inaalis natin sa buhay natin. Pero yan ang dapat na ilagay natin sa buhay natin, lalo na ngayon. He is our rock, Jesus the rock. Sabi nga ng title, Love the Unshakable One.
Yung tatlo na yan, prayer, Bible, and the kingdom of God, iisa lang yan, and that is Jesus. Love the unshakable one, and that is, and He is Jesus Christ, our Lord and Savior, the Almighty One, the King of Kings, the Lords of Lords. So, mahalin natin, love the unshakable one. So, yun lamang po, patuloy kang lumakas, at nawa, tumatag ka sa salitang ito na ibinigay sa atin ng ating Lord sa araw nito. Magsara ako sa panalangin. Hallelujah, Father, in the name of Jesus Christ. Lord, nagpapasalamat ako, Panginoon, sa salita na ibinigay mo sa amin, O God, sa gabi nito. Lord, salamat dahil pinapatatag mo ang bawat isa sa amin, O God. Lord, thank you for reminding us, Panginoon, O God, na mahalin, Panginoon, O God, yung hindi natitinag or hindi nawawala, Panginoon, O God, kundi yun yung prayer, yung salita mo, and yung kingdom mo, Panginoon, O God. Lord, salamat, Panginoon, O God, sa buhay ng mga tao na kinig sa oras na to, Panginoon, O God, patuloy mo silang pagpalain, patuloy na patatagin mo sila, Panginoon, O God, patuloy, O God, na tumaas ang kanilang pananampalataya at higit ka pa nilang makilala sa kanilang mga buhay, Panginoon, O God. Lord, thank you, Panginoon, O God, dahil meron kang salita, Panginoon, O God, na nagbibigay ng lakas ng loob namin, Panginoon, O God, at nagbibigay ng dahilan sa amin, Panginoon, O God, para mabuhay pa kami, Panginoon, O God. Lord, hindi lang basta mabuhay, kundi Lord, mabubuhay kami, O God, na kasama ka namin at patuloy ka namin pinaparangalan, O God, sa buhay namin, O God. Lord, I pray, patuloy na ibigay mo yung desire ng puso, Panginoon, O God, ng bawat isa ayon sa iyong kalooban, Panginoon, O God. Bless their life, bless their heart, Panginoon, O God. Provide all their needs, Panginoon, O God. I pray for healing, O God, sa mga lahat na may mga sakit, O God, in the name of Jesus Christ, Panginoon. And I pray sa nation namin, O God, patuloy na tulungan mo kaming makarecover ang aming bansang lahat ng bansa, Panginoon, O God, at patuloy na makilala ka namin sa buhay namin, O God. At I pray na samahan mo, Panginoon, O God, ang bawat isa, patuloy kami mag-rely, Panginoon, O God, sa kalooban mo at hindi sa mga kalooban namin, O God. And I pray sa aming presidente, patuloy na pagpalain mo siya, bigyan mo siya ng wisdom, good health, Panginoon, O God. Patuloy, O God, na bigyan mo siya, Panginoon, O God, ng mahabang buhay, Panginoon, O God. And thank you dahil siya yung binigay mo sa amin, O God. And I pray sa lahat, Panginoon, O God, ng mga frontliners, O God, mga doktor, mga nurse, Panginoon, mga janitor, mga driver, hallelujah. Lahat ng mga nagtatrabaho sa mga restaurant, Panginoon, nagtatrabaho sa mga BPO, Panginoon, or sa lahat ng mga pumapasok, Panginoon, Lord, continue to bless their lives. I pray for your protection sa kanilang mga buhay, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, and patuloy, O God, na i-bless mo ang kanilang mga buhay, Panginoon, O God, na nagpapagamit, Panginoon, O God, para sa bansa, para maitaas, Panginoon, at makatulong sa aming mga sa bansa, Panginoon, O God, at sa bawat isa, Panginoon, Lord. Thank you, Panginoon. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa kabutihan mo, Panginoon, at patuloy na ilagay mo sa puso namin yung pagmamahal namin, O God, sa pananalangin, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, at sa kingdom mo, O God. Thank you, Lord. Patuloy kitang pinupuri, patuloy kitang sinasamba at inadakila, O God. In the name of Jesus Christ, amen and amen. So, taas po natin ang ating mga kamay. So, bilang pagbabasbas sa inyong lahat, bilang lingkod ng Diyos na pinagkatiwalaan ng kanyang gawain, sinasalita ko sa inyo ang kalakasan, pag-iingat, pagpapala, at patuloy na maranasan mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, sa iyong pamilya, patuloy na umunlad ang iyong buhay, lumalim ka sa panalangin, sa salita ng Diyos, at maranasan mo ang kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo. Receive this blessing in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, in Jesus' name, amen and amen. You're living in all that I see.
show you're ever